OLA, loan shark victim. Common post, part 3. I have seen the list of Securities and Exchange Commission, SEC, registered online lending applications. Yes, it's given per certification coming from your office that they are legal. But it doesn't mean that being legal because of their certification won't make them liable for violating other rules and laws like privacy invasion, wherein all contacts in the client's phone book list are sent with violent, threatening, and harassing messages if their client failed to settle their obligation. When there is a daily penalty interest for an overdue payment. Second is the very high interest rates, fees, and charges that the disbursed amount is almost half of the loan amount. These problems exist, and among the top complaints of their clients that should be investigated and addressed accordingly. Please take action on this matter. Help and save all the victims. We thank you in advance. God bless. Ang maling pamamaraan ng pagsingil sa isang nagkautang ay hindi magbubunga ng magandang resulta sa bawat panig ng nagpautang at umuutang. Ang sadyang panggigipit at abot langit na tubo at kaltas sa loob ng pinaikling panahon ay sadyang idinisenyo ng mga nagpapautang upang pagsamantalahan ang kagipitan ng taong umutang, at ito ay labag sa batas ng tao at batas ng Diyos. Sadyang panggigipit, pananakot, pagpapahiya, paninira sa kakarampot na halaga ay hindi makatarungan na manira ng buhay at itulak sa pagpapakamatay, depresyon, stress, kahit pa ito ay nagkautang. Ilang buhay pa ba ang masayang dahil sa OLA? Ilan pa bang buhay ang dapat na masira at mawalan ng saysay dahil sa di patas na pamamaraan ninyo, mga OLA owner? Oo, ando na tayo. Easiest way of utang. No collateral. No formal agreement. Fastest disbursement. In a minute, nakautang na kaming mga client ninyo. Opo, naroon na tayo na only pananakot. Pamamahiya sa social media and sa contacts reference namin. At kahit hindi contact reference, na text blast at na calls blast na ninyo sabihing magnanakaw, scammer kami. Sa pamamaraan ninyo ng paniningil, unti-unti na din humuhudas ang mga client ninyo, mga OLAs, sa barubal style ninyo ng pamemwersa para lang magbayad sa inyo. Kaming mga client ninyo, lalo lang kayong mawawalan ng masisingil. Bagkos, lalo pa kayong nauutangan ng mga naghihiganting
client ninyo. Woo! Oo nga, mga olas, di kayo mawawalan ng salapi. Woo! Bumabaha pa ang pera ninyo. Sige lang, haras, pamor, barubalin pa ninyo mga client ninyo. Sa panahon ngayon, patas na laban, barubal na pamamaraan ng olas at hudas na paghihiganti ng mga client. Walang makakapigil na mga batas sa inyo, mga olas. Nakikita namin yun sa pamamaraan ng paggamit ninyo sa mga pangalan ng mga taong inaasahan namin kakampi sa aming mga nararanasang kahihiyan at ang iba nagbubuwis buhay pa. Ngunit patuloy kayong namamayagpag, nagpapakitang walang galang sa batas ng tinutungtungan ninyong lugar. Mga olas, nakikita namin ang patuloy ninyo na pagbaboy sa mga taga Securities and Exchange Commission, sa mga taga NPC, mga taga DICT, pati na nga ang batas na isinusulong ni Senator Win Gatchalian, mga taga anti-cybercrime, PNP anti-cybercrime, kahit panim ni PNP chief, kinagamit nyo sa mga kunwari demand letter ninyo. Mga olas, owner, di kami bulag sa katotohanan. Pader kayong binabangga namin, di nga kayo kaya patiklupin ng mga nakakataas. Kami pa bang mga client ninyo? Kayong mga olas, agent, gawin ninyo lahat, mapaglingkuran lang ninyo mga amo ninyong demonyo. Sundin ninyo mga batas nila dahil trabaho lang, walang personalan. Total naman, kahit anong gawin, kahit pa siguro presidente ng Pilipinas, walang magagawa sa mga amo ninyo. Kaya wala kayong pakundangan na demonyuhin mga taong walang kalaban-laban sa inyo. Udasan na lang labanan ngayon. Kapalan ng muka, tibayan ng loob. Maria, Austria. Sa lahat po ng mga nagtatanong kung anong nararapat gawin, magreklamo po kayo. Nag-email po ako sa Securities and Exchange Commission tungkol sa sobrang tubo at taas ng penalty ng OLA. Nag-iisa na lang po ang OLA ko at sinubukan kong makipagsettle. 50% na ng loan ko ang nabayaran ko, pero nilalagay lang nila sa penalty at extension. Kaya humingi ako ng tulong sa SEC. Bakit importante na humingi ng tulong? Para alam natin karapatan natin at hindi tayo maloloko o mababaon pa, lalo sa utang ng mga OLA. Ganito po ang dapat gawin nyo. Number 1, ipunin lahat ng screenshot ng text messages, email, loan agreement, payments made, records sa loob mismo ng OLA app, etc. Number 2, magpadala ng email sa SEC. Email address, cgfd_md@sec.gov.ph, na sinasalaysay nyo ang nangyari kasama ng isang valid government ID. Number 3, isulat sa subject line full name, OLA name, nature of complaint. Halimbawa, Maria Austria Digido,
robocas, legal interest, and penalty. Tandaan nyo po na kailangan ng SEC na makita na sinubukan natin na makipag-settle o makipag-usap sa OLA bago sila umaksyon. Sa ngayon, natanggap na po ang complaint ko at maghihintay na lang ako ng payo mula sa kanila. 4 na araw na po kaming may palitan ng email at hiningi nila lahat ng mga ebidensya mula sa akin. Sana makatulong. Salamat po. Petition to stop loan shark and financing syndicate modus OLA lending scam from Jel G. McHeaven. Pasintabi lang po sa mga kapwa ko biktima ng OLA. Please lang, baka pwede wag na kayo magpo-post ng screenshot about text ng OLAs sa inyo. Tapos may caption na totoo ba ito? Woo! Talaga bang pumupunta sila sa bahay, etc. Matuto tayo mag-back read at manood sa live or YouTube ni admin. Okay? Imbes na advice at prevention makukuha natin dito. Wala na. Puro post na lang na paulit-ulit sa tanong. E di kami paulit-ulit din mag-a-advise. Alam nyo yun. Nakakainis lang kasi. Marunong kayo mangutang. Dapat marunong din kayo gumawa ng way paano nyo masolusyonan ang problema nyo. Ilang tao na ang nade-depress dito dahil sa paulit-ulit na topic. Matuto, mag-back read. Kada daan sa newsfeed ko, puro paulit-ulit na tanong, paulit-ulit na picture ng mga OLA. Wala na bang iba? Sana naman may mag-post ng member na hindi na-depress kasi alam naman niya na gagawin dahil sa mga advices. Pero ewan ko ba, tayong mga Pinoy, paulit-ulit. P.S. Di ako galit. Matuto lang sana tayong labanan ang problemang sa inyo naman nagsimula. Jel G. McHeaven. Good evening po. Sa lahat ng membro dito, pagpasensyahan nyo na lang kapag hindi ako nagre-reply sa tanong nyo na paulit-ulit. Para saan pa? It won't change the consequences kahit sandamakmak na reply. Ibigay ko sa'yo kung ikaw mismo hanggang tanong ka lang, wala din naman mangyayari sa'yo. Ang gawin mo, matuto ka mag-back read at gumawa ka ng aksyon para masolusyonan mo ang problema mo. Paalala, stop asking kung legit ba to, si ganito, legit ba to, si ganyan. Oo, legit sila. Nakautang ka nga, di ba? Pero ang hindi legit doon ay yung mataas na porsyento at pang haharas nila. Pangalawa, stop acting like you don't know what to do. Na pagkakamalan kang spy, di mo maalis sa tao yon, lalo na't member sa gantong group. Sa dami-daming nagpo-post dito about prevention. Imposibleng wala ni isang letra kang nabasa doon. Tsaka
Kahit di na magbasa, basta alam mong kaya mong ipagtanggol sarili mo, magagawan mo ng paraan, di ba? And take note, bakit kailangan nyo gumawa ng poser account? Para saan? Kaya pasensya ka na, o kayo, kung di ko kayo nire-replyan. Ang ginagawa ko kasi, stalk muna bago reply. That's the example of prevention. Nag-iingat lang ako sa bawat letra na babanggitin ko sa'yo. Malay ko bang spy ka, edi nakakakuha ka pa na magandang idea sa akin? Ano ka, gold? P.S. May member kasing nagalit sa akin. Senior daw ako at di ko man lang daw siya matulungan. What? Sarili mo nga, di mo matulungan. Ako pa kaya? Malay ko ba sa status ng buhay mo ngayon? Basta ako, taga-advice lang. Ako sa taong alam kong legit bigyan ng advice. Tulad ng karamihan, hiling ko rin na sana masala sa group na to ang mga mapagpanggap. Guys, no need to use fake accounts for this. Dapat matapang kang harapin. Mga na yan. Okay? Nakikipagsagutan ka nga sa kaaway mo. Sa OLA pa kayang yun lang. Salamat at pasensya na sa ibang member. God bless us.